Hi guys! Pag-usapan natin ang unang emperor ng Roma na nag-convert sa Kristyanismo at nagtatag ng City of Constantinople at naghari noong ika-apat na siglo CE. Ngunit bago nating pag-usapan yan ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated ka pa sa trivia at kwento na kagaya nito. Let's go! Si Constantine ay ipinanganak noong 272 AD sa lungsod ng Naissus. Ang lungsod ay nasa Romanong lalawigan ng Moesia na nasa kasalukuyang bansa ng Serbia. Ang kanyang ama ay si Flavius Constantius na nagtrabaho sa pamalaang Romano, hanggang sa siya ay naging pangalawang pinuno bilang Caesar sa ilalim ng Emperador Diocletian. Lumaki si Constantine sa court of Emperor Diocletian at nakakuha siya ng mahusay na edukasyon sa pag-aaral na bumasa at sumulat sa parehong Latin at Griego. Natutunan din niya ang tungkol sa pilosopiyang Griego, Mitolohiya at Yetro. Bagamat namuhay siya ng isang privilegio sa maraming paraan, si Constantine ay isang hostage na hawak ni Diocletian upang matiyak na ang kanyang ama ay nananatiling tapat. At siya ay nakipaglaban sa hukbong Romano sa loob ng ilang taon. At nasaksihan din niya ang pag-uusig at pagpatay ni Diocletian sa mga Kristiyano, at ito ay nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa kanya. Nang magkasakit si Diocletian ay pinangalanan niya ang isang lalaki na tinatawag na Galerius bilang kanyang tagapagmana. Nakita ni Galerius ang ama ni Constantine bilang isang karibal at natakot si Constantine para sa kanyang buhay. May mga kwento na sinusubukan ni Galerius na patayin siya sa maraming paraan, ngunit nakaligtas si Constantine sa bawat pagkakataon. Sa kalaunan ay tumakas si Constantine at sumama sa kanyang ama sa gul sa kanlurang imperyo ng Roma, at gumugol siya ng isang taon sa Britain na nakipaglaban sa tabi ng kanyang ama. Nang magkasakit ang kanyang ama ay pinangalanan niya si Constantine bilang Emperador o Augustus ng kanlurang bahagi ng Imperyo ng Roma, at siya ay namuno sa Britanya, Gaul at Espanya. At sinimulan din niyang palakasin at itayo ang karamihan sa lugar, at nagtayo din siya ng mga kalsada at lungsod. Inilipat din niya ang kanyang pamumuno sa lungkod ng trial sa Gaul at itinayo ang mga depensa ng lungsod at mga pampublikong gusali. At sinimulan niya na lupigin ang mga kalapit na hari kasama ang kanyang malaking hukbo. Pinalawak niya ang kanyang bahagi ng Imperyong Romano at nakita siya ng mga tao bilang isang mabuting pinuno, dahil pinatigil din niya ang pag-uusig sa mga Kristiyano sa kanyang teritoryo. Nang mamatay si Galerius noong 311 AD, ay maraming makapangyarihang lalaki ang gustong sakupin ang Imperyo ng Roma. At dito sumiklab ang Civil War. Isang lalaking nagngangalang Maxentius ang nagdeklara ng kanyang sarili bilang imperador, at siya ay naninirahan sa Roma at kinuha ang kontrol sa Roma at Italia. At dito si Constantine at ang kanyang hukbo ay nagmartsa laban kay Maxentius. Habang papalapit si Constantine sa Roma noong 312, ay nagkaroon siya ng dahilan upang mag-alala na ang kanyang mga hukbo ay halos kalahati ng laki ng hukbo ni Maxentius. Isang gabi bago makaharap ni Constantine si Maxentius sa labanan ay nanaginip siya. Sa panaginip ay sinabi sa kanya na siya ay mananalo sa labanan kung siya ay lumaban sa ilalim ng tanda ng Kristiyanong krus. Kinabukasan ay pinapinturahan niya ang kanyang mga sundalo na mga krus sa kanilang mga shield.
Pinamunuan niya ang labanan at natalo si Maxentius at nakontrol ang Roma. Matapos makuha ang Roma ay nakipag-alyansa si Constantine kay Licinius sa Silangan. Siya ay magiging imperador ng kanluran at si Licinius sa Silangan. Noong 313 ay nilagdaan nila ang Edict of Milan na nagsasaad na ang mga Kristiyano ay hindi nauusigin sa Roman Empire at itinuring niya ang kanyang sarili na isang tagasunod ng pananampalatayang Kristiyano. Makalipas ang 7 taon ay nagpa siya si Licinius na i-renew ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Ngunit hindi ito pinanindigan ni Constantine at nagmarcha laban kay Licinius. Pagkatapos ng mga labanan ay natalo ni Constantine si Licinius at naging pinuno na nagkakaisang Roma noong 324. Noong 330 AD ay itinatag niya ang isang bagong kabisera ng Imperyong Romano. Itinayo niya ito sa lokasyon ng sinaunang lungsod ng Byzantium. Ang lungsod ay pinangalan ng Constantinople after Emperor Constantine. Ang Constantinople ay magiging kabisera ng Eastern Roman Empire na tinatawag ding Byzantine Empire. Ang lungsod ng Constantinople ay ang pinakamalaki at pinakamayamang lungsod ng Byzantine Empire noong Middle Ages. At ito ay naging kabisira ng Ottoman Empire noong 1453. Ngayon ito ang lungsod ng Istanbul, ang pinakamataong lungsod sa bansang Turkey. At pinamunuan niya ang Imperyo ng Roma hanggang sa kanyang kamatayan noong 337. At siya ay inilibing sa Church of the Holy Apostles sa Constantinople. At alam niyo ba na ang pangalan ni Constantine sa kanyang kapanganakan ay Flavius Valerius Constantinus at hindi siya nabautismuhan bilang isang Kristiyano hanggang sa sandali ng kanyang buhay. May nagsasabi na ipinadala niya ang kanyang ina na si Helena sa Holy Land kung saan natagpuan niya ang mga piraso ng krus kung saan ipinako si Jesus sa krus. At siya ay ginawang Saint Helena. At ito pa ang isa, noong taong 326 ay pinatay daw niya ang kanyang asawang si Fausta at ang kanyang anak na si Crispus. At ayon sa mga scholar na isinalaysay ni Susinus at Sunaras na si Crispus ay pinatay ng kanyang ama. Ito ay dahil sa bawal na relasyon niya sa kanyang ina. Kaya nabuntis niya ito at nalaman ng kanyang ama at pinapatay siya sa pamamagitan ng lason. Habang si Fausta ay namatay sa pagpapalaglag sa kanyang pagbubuntis. At iyan ang kwento at buhay ni Constantine. At kung nagustuhan mo ang kwento at trivia na kagaya nito ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at pwede ka ring mag-comment sa mga gusto mong sabihin sa video na ito. Kaya hanggang dito na lang, salamat at paalam!